sa dalawang copyright strike na binigay sa akin ni YouTube at kung paano po ako na-monetize. So yun nga guys, nagkaroon po ako ng first isang strike lang po yun doon sa mga lately na video na ginawa ko. Nagkaroon ako ng copyright claims. Then, after that, the following day, copyright strike na talaga yung binigay sa akin ni YouTube. Actually, hindi ko napabanggitin yung... Kasi may mga clips po ako doon, tsaka ibang songs na nilagyan na lang claims. Then, siguro dahil doon, na hindi allowed for YouTube na maggawa ka ng gano'n, parang gano'n. Hindi ko maintindihan kung bakit din talaga binigyan ako ng gano'n. So, yung ginawa ko po is, nag-email po ako doon sa taong nagbigay sa akin ng copyright strike. Then, wala silang response sa akin. Nag-wait po ako, nag-antay po ako. Wala talaga silang response. Then, nag-file po ako ng dispute that time, pero hindi rin na-approve. Wala akong magagawa kundi antayin yung 3 months na expiration ng copyright strike ko. Pero sad to say na hindi pa man natatapos yung 3 months na expiration nung una kong strike. Meron na naman akong second strike. Yun yung masakalap guys. Ang sakit. Parang feeling ko nanlalanta ako. Parang ayoko nang gumawa ng video. Parang ayoko na rin, alam mo yon, parang nagsasawa ka, parang alam mo yon, for how many months mo siyang pinaghirapan tapos bibigyan ka ng 2 strike, 'di ba? Parang ang sakit. Kasi sa mga katulad kong small YouTubers lang, ang hirap mag-earn ng 4,000 something na subscribers, then yung views, para 'di ba ang sayang. So yun nga, parang nakakasakit lang sa damdamin. So, that time, ayoko nang gumawa ng video. Parang nag-stop na talaga akong gumawa ng video. Pero inisip ko, parang nasasayangan din naman ako. So, that time, ang ginawa ko, nag-research ako, nanonood ako sa mga YouTube kung anong gagawin, kung anong dapat steps para tanggalin yung copyright strike. So, suddenly, may nakita ako doon na kailangan mo mag-file ng dispute. Nag-file ako, hindi na-approve. So, wala talagang ibang choice. Nag-wait po ako ng 3 months. Yun nga, 3 months for 2 strike. So, mag-expired siya ng May. Hindi, pero May, actually, hindi pa siya na-expired that time na kailangan ma-expired na siya. Kasi 3 months na siya dapat noong May 2019. So, ayaw niya ma-expired. Inantay ko pa siya. Then, that time, parang hinayaan ko lang siya ng hinayaan. Tapos, hindi ako nag-upload ng videos. Tapos, hinayaan ko nga siya. Then, the next time na chinek ko siya ulit, sabi ko parang wala na, nawala siya. Nagulat ako din kasi siguro yun na yung na-expired na siya. Kasi more than 3 months na rin naman kasi siyang nandyan lang siya. Hindi siya umaalis yung strike. So, yun. Nung na-expired na siya, nag-reapply po ako ulit ng monetization kasi hindi nga siya na-approved kasi nga dun sa strike. Nag-reapply ako, then sa atin hindi rin po na-approve yung monetization ko na yon. So, nag-wait na naman ako nung date na ibinigay nila sa akin kung kailan po ako ulit mag-reapply ng monetization. So, third attempt ko, hindi pa rin po na-approve yung aking channel kasi nga daw may community nalabag na naman ako, parang gano'n. So, nag-worry na naman ako doon, community guidelines, parang gano'n, nalabag ko na naman daw yun. So, nag-wait na naman ako kailan ako mag-re-apply. So, nag-wait ako after siguro mga 1 month, tsaka po ako nag-apply ulit. Then, remove ko po lahat ng mga possible na mayroon pang magkakaproblema. Yung may mga copyright claims, na-remove ko po lahat yun. Manonotice niyo po sa video ko, konti lang po yung video ko. Then, that time, nag-re-apply po ako for my last 4th attempt na mag-apply ng monetization ulit sa kanila sa YouTube. So, yun. Na-approve po ako nito lang October 1. So, thankful po ako dahil natanggal po yung copyright strikes. Then, approve po ako ngayong October 1. Parang back to normal na ulit. Parang masigla na akong gumawa ulit ng video. So, yun guys. Parang nakakataba na ng puso kasi finally yung pinaghirapan ko. Akala ko masasayang lang siya.
Kasi akala ko magti-three strikes talaga ako na that time. So parang nakakalungkot. Pero masaya na ulit kasi nga naka-monetize na ulit yung YouTube channel ko. So sana po gaganahan talaga akong gumawa ng video. Pero it's try again, back to normal again. Kasi nga sa dami-dami ng mga tao na mga YouTubers, small YouTubers na naghahangad na ma-monetize yung kanilang channel. So what if now na nandito na tayo kasi ito lang naman yung gusto talaga ng mga YouTubers, 'di ba? So actually, nagpapasalamat po ako dun sa mga 4,000 subscribers ko. Sana po maka-help po ako ng idea sa inyo kung paano matanggal yung copyright strike nyo sa inyong channel if in case na meron at magkaroon po kayo at bibigyan kayo ng YouTube. Okay, thank you po sa papanood.